Gaano na nga ba kalakas ngayon ang sandatang lakas ng Pilipinas ngayong magtatapos ang 2023? Malamang siguro isa ka rin sa mga nagtatanong at nag-search kung gaano na nga ba kalakas ang ating bansa. Kaya naman sa ngayon huwag kang mag-alala dahil sa ngayon iisa-isayin natin ang bawat uri ng sandata na meron ng ating bansa. Kaya naman kumapit ka na dahil sisimulan natin sa ngayon sa Philippine Navy. Mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki at mula sa surface combatants hanggang sa mga patrol vessel. Narito ang ilan sa mga sandata na meron sa ngayon ng ating Philippine Navy. At ang information na ito ay batay sa info na nakuha namin sa Wikipedia. Kaya naman kung handa ka na, simulan na natin. Sa unang bira, simulan natin sa isang barkong tinatawag na Osersal Class Frigate. Ang frigate na ito ay ginawa ng Hyundai Heavy Industry ng South Korea batay sa disenyo ng HDF 2600 design. Nakuhang saan sa ilalim ng Horizon 1 Phase Revise ng AFP Modernization Program. Ang unang barkong BRP Osersal ay naiatid noong May 2020, habang ang BRP Antonio Luna naman ay dumating noong May 21, 2021. Ang two ships of the class na ito ay magiging pinakamodernong surface combatant ng Philippine Navy na nakuha hanggang sa kasalukuyan. Gayunpaman dahil sa mga hadlang sa budget na itinakda sa mga unang yugto ng proyekto sa pagkuha, ang initial two ships na ito ay dumating na hindi kasama ang ilang subsystem. Kabilang na dito ang isang close weapon system, isang vertical launching system, isang towed array system, pati na rin ang ilang mga electronic subsystem. Ang susunod naman natin sa listahan ay ang Condrado Yap Class Corvette. Ito ay Korean Design General Purpose Corvette na original na ginawa para sa Republic of Korea, na kung saan pagkatapos ay inilipat sa ilang friendly country kabilang na dito ang Pilipinas. Dinisenyo ito para sa coastal defense at anti-submarine operation. At ginamit din ito ng Philippine Navy para sa anti-submarine warfare. Dinisenyo ito para sa coastal defense at anti-submarine operation. At ginamit din ito ng Philippine Navy para sa anti-submarine warfare. At sa ngayon nga, inaasahan din na higit pang mga unit ang hihilingin para sa paglipat. Dahil ang ROKN ay mag-aalis ng marami pa. Ito ay dating US Coast Guard Cutter ng Hamilton Class na ipinagkaloob sa Philippine Navy bilang bahagi ng US Military Assistance Program. Ang unang barkong BRP Gregorio Del Pilar ay pinasa ng US Coast Guard sa Philippine Navy noong May 13, 2011 at ito ay kinumisyon noong December 2011. At sa kasalukuyan, ang tatlong ship of class ay ginamit upang sanayin ng organization sa mga modern warship operation sa paghahanda para sa inaharap ng mga bagong asset na makukuha sa ilalim ng Revised AFP Modernization Program. Ang barko na ito ay isa sa ilalim sa mga sensor upgrade na kung saan ang government ng US ay magpo-provide ng ilang mga sandata at mga search radar at marami pang iba. Ang susunod naman natin ay ang Jacinto Class Offshore Patrol Vessel. Ito ay dating Pika Class Patrol Vessel ng Hong Kong, squadron ng Royal Navy hanggang sa ibinenta sila sa Pilipinas noong 1997 nang ibigay ang Hong Kong sa government ng China. Ang mga ito ay unang kinumisyon sa pagitan ng 1983 at 1984 na kung saan may simpleng disenyo at tropicalized para sa mga operation sa Asia. Ang barko na ito ay sumailalim sa ilang mga pieces ng pag-upgrade na isinagawa ng Philippine Navy, na kung saan ang una ay natapos noong 2005, na kung saan pinalitan ng mga lumang radar at mga navigation system. Ang pangalawang upgrade naman ay kinasasangkutan ng improvement ng marine engineering system, at ang ikatlong upgrade naman ay kasama ang improvement ng combat system. Ang susunod naman natin ay ang Malvar Class Offshore Patrol Vessel. Ang barkong bumubuo sa klase na ito ay talagang nagmula sa iba't ibang klase ng mga dating barko ng US Navy na gumagamit ng isang karaniwang hull. Ang barko na ito ay pinasa ng government ng US bilang bahagi ng military assistance. Direkta sa Pilipinas na naging unang major surface combatants ng bagong nabuo pagkatapos ng post-war Philippine Navy o South Vietnamese government. Ang ilan sa mga ibinigay sa South Vietnam sa kalaunan ay natanggap ng hukbong dagat ng Pilipinas sa kanilang pagtakas sa pagtatapos ng Vietnam War. Karamihan dito ay na-decommission na o nawala na sa paglipas ng taon. At sa ngayon nga ayon sa Wikipedia, noong December 10, 2021, ang natitirang dalawang ganitong uri ng barko ay na-decommission na. At kaya ang natitirang World War II era vessels ay ang limang armored transport types lamang sa panahon na yun. Ang susunod naman namin ay ang Tarlac Class Landing Platform Dock. Mga bagong landing platform na gawa sa Indonesia, kasalukuyang pinakapangunahing amphibious warfare platform ng Philippine Navy. At ang una nitong pangunahing bagong pagkuha ng barko mula noong 1990s. Nakuha ito sa ilalim ng proyektong Strategic Sea Lift Vessel at nakabatay sa Indonesian Makassar Class Landing Platform Dock. Ang barko na ito ay maaaring magdala ng Philippine Marine Battalion Landing Team
na aabot sa 500 fully armed marines at ang kanilang sasakyan at kagamitan. At nagdadala ito ng 2 small landing craft utilities. Mayroong itong helicopter deck na kayang tumanggap ng 2 12 tons helicopter pati na rin ang hangar para sa isang helicopter. Ang barko na ito ay inaasahang lalagyan ng mga karagdagang armas at pinahusay na sensor system. Marami pa ang ginagawa ngayon para sa pagkuha na may bahagyang binagong mga disenyo sa ilalim ng Landing Dock Acquisition Project ng Philippine Navy na isang proyekto ng Horizon 2 ng Revised AFP Modernization Program. Ang susunod naman natin ay ang Bacolod City-class Logistics Support Vessel. Ang Bacolod City-class ay ang pangunahing amphibious operation platform ng Philippine Navy bago ang paghahatid ng Tarlac-class LPD. Ang 2 barko na ito ay nakuha sa pamamagitan ng US Foreign Military Sales Program. Isang kontrata para sa 2 barko ang iniyayag ng Trinity Marine noong April 3, 1992 na may option para sa 3 barko na hindi nakuha. Ang disenyo na ito ay batay sa isang binagong version ng General Frank S. Besson, Class LSB ng US Army. Subalit without accommodation para sa 150 troops na gumagamit ng space originally para sa stern ram. Ang barko ay ginagamit sa katulad na paraan bilang isang landing ship tank na makakapag-landing ng mga tropa at kagamitan ng direkta sa beach. Ang susunod naman sa listahan ay ang LST-1 at LST-542 class landing ship tank. Dating US Navy landing ship tank na nagsilbi noong World War II at inilipat sa maraming bansa kabilang na ang Pilipinas. Natanggap ng Philippine Navy ang kanilang mga first ship of class noong December 30, 1946 at nakatanggap ng halos 30 units sa pagitan ng 1946 at 1976. Ang ilan sa mga natanggap ay dumating sa pamamagitan ng South Vietnam, habang ang ilang barko ang hinigop ng Philippine Navy sa kanilang pagtakas sa pagtatapos ng Vietnam War. Ang isa sa mga barko, ang BRP Sierra Madre, ay technical na nagretiro sa serbisyo. Subalit sadyang ibinagsak sa Ayungin Shoal at itinuturing bilang isang aktibong barko, sa kabila ng binago bilang semi-permanent na istruktura at outpost sa ilang Philippine Marines na nakatalaga sa pinagtatalunang teritoryo. Ang ilan sa mga barko ay ginamit din bilang mga platform ng helicopter na naglalagay ng mga utility helicopter mula sa Philippine Air Force sa ilang mga okasyon. Kabilang ang panahon ng mga tensyon sa China sa Mischief Reef noong 1995. Ang nag-iisang barko ng klase na ito ang nagdisenyo at nagtayo ng indigenously pagkatapos ang Philippine Navy na tumawag para sa pagtatayo ng isang bagong landing craft utility. Ang kontrata sa paggawa ng isang barko ay ginawad ng PropMec Corporation noong March 2010 kasama ang Philippine Iron Construction at Marine Works. Ang pagtatayo ng barko batay sa disenyo ay binuo kasama ng PropMec Corporation na nagtustos din ng propulsion at power system ng barko. Ang disenyo ay hindi matagumpay gaya ng inaasahan at ang mga karagdagang unit ay hindi na-order dahil ang Philippine Navy ay tumanggap ng mga ginamit ng landing craft mula sa Australia at tumingin sa pagkuha ng mas malaki at mas may kakayahang strategic sea lift asset. Ang susunod naman sa listahan ay ang Ivatan class landing craft heavy. Dating balikpapan class na landing craft heavy ng Royal Australian Navy at binuo noong 1970s, 2 barko ang naibigay ng Australian government noong 2015 dahil napag-alaman na kulang ang marine transport ng Philippine Navy sa mga operasyon ng HADR kasunod ng bagyong Yolanda. Ang lahat ng 3 natitirang unit na mayroon ay binili ng pamahalaan ng Pilipinas noong 2015 at naihatid noong 2016. At kasalukuyang ginagamit ang mga ito para sa transportation ng mga kagamitan at military supply at civilian equipment sa buong bansa. Ang susunod naman natin ay ang Mulgay class landing craft utility. Original na mula sa Republic of Korean Navy at inilipat sa Philippine Navy. Sa kasalukuyan ay isang barko lamang. Ang dating ROKN LCU-78 ang ginawang magagamit ng Philippine Navy at inilipat noong 2015. Subalit walang mga reports ng potential transfer ng mga additional ships of the class ay inaarap. Ang disenyo ay maluwag na nakabatay sa LCU-1610 na idinisenyo ng US ng Tacoma Boat Building Company at itinayo ng Korea Tacoma noong 1970s.